O ito, Susan, ha? Mm-hmm. Baka napadpad ka na dito sa ating susunod na kwento dahil dyan daw sa Cavite, eh may isang lalaki na dinadayo dahil sa iba't ibang karamdaman. Ay, oo nga, Oscar, sabi, hindi siya doktor. Mm-hmm. Pero nakapagpapagaling daw ng mga sakit gamit ang krus. Mm-hmm. Kahit tapos na po ang Semana Santa, tuloy daw ang manggagamot sa paggawa ng himala. Yan ang kwentong inalam ni Sandra Aguinaldo. Ang krus mahalaga at makapangyarihang simbolismo para sa mga Katoliko. Pero may nakilala ang dapat alam mo na higit pa sa simpleng pagdarasal ang gamit sa krus. Ito raw ang ginagamit niya para makapanggamot. Dali mo namang mahuli. Mainit at tirikman ng araw, hindi ito iniinda ng mga taong nagaantay sa labas ng bahay na ito sa Cavite. Dito kasi nanggagamot ang 47 anyos na si Harold o mas kilala na Dalubhasa. Isa sa matiyagang pumila ang 46 anyos na si Sherwin. Nahirapan akong lumakad eh. Kaya may tungtong na ayos. Napakasakit. Hirap. Tapos hindi ako makakatulog ng diretso. Pagising-gising ako sa gabi. Doon sa isang unang doktor na pumunta ko, dialysis dapat ako. Tapos hindi ako pumayag, nagpa-second opinion ako. Doon sa kabilang hospital naman, normal naman lahat ang tingin sa akin. Dahil sa hindi maipaliwanag na sakit, lumapit na siya kay Harold. Katulong ni Harold ang kanyang kapatid sa gagawing panggagamot. Una munang nilagyan ng asul na piring ang mga mata ni Sherwin. Binulungan ng kapatid ni Harold ang isa sa mga krus. Tsaka ito unti-unting itinusok at idiniin sa daliri ni Sherwin. Habang idinidiin ang krus, makikitang tila namimilipit sa sakit si Sherwin. Si Sherwin mahigpit na hinawakan at pinipigilan ng dalawang tao dahil sa pagwawala nito. Matapos ang ilang minuto, natapos ang panggagamot. Si Sherwin hapong-hapo, kapansin-pansin na naigagalaw na ni Sherwin nang maayos ang kanyang mga binti. Ako naman, hindi ka tulad kanina, parang ang lulo mo, paupo ako dyan, parang nanglalata na ako na hindi ko maintindihan. Nung mga edad ko ng mga 12 years old, nakakapanaginip na ako ng maliwanag siya, may pakpak. Sabi nila, anghel daw, pero malaking tao. May calling ako manggamot sa mura akong edad. Iba't ibang kahoy na mahiwaga na makakatulong sa mga taong nangangailangan. 17 anyos si Harold nung unang ginamit sa kamag-anak na may high blood ang pinagawang krus. Gumaling umano ito at mula noon, sunod-sunod na ang lumalapit kay Harold para isang guni ang kanilang karamdaman. Ang mga cases na kaya kong pagalingin, lahat po ng sakit. Spiritual muna, yung nakulam na barang, na engkanto, kung ano-ano pa. Then sa mga natural na sakit, hindi rin basta-basta na lulunasan ng siyensya. So natutulungan ko rin po sila. Yung iba medyo talagang malala na. Nasa 7 krus na may iba't ibang disenyo ang ginagamit ni Harold para sa kanyang panggagamot. Iba-iba raw ang gamit nito, depende sa karamdaman ng pasyente. Ito yung kahoy na tinatawag na alitagtag sa simbahan to ng Batangas. Mahiwagang kahoy ito na nagmimilagro. Itong krus na to, gagamitin to sa pagpapahawak mo sa may sakit, dyan sa mananalangin. Ang ilang napagaling umano ni Harold, buo ang paniniwala sa kanyang kakayahan. Parang wala sa sarili. Tapos nagpagamot ako ako. Nung pag-uwi ko nung ilang araw na, magaling na po. Sobrang manas po ng mukha ko. Ang dami kong... Parang nagkaroon ng galis-galis o skin rashes. Tapos dahil kay Sir, okay na po. Para kay Father Francis Lucas ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Ang simbolo ng krus ay sinasagisag ating pananampalataya na ang Diyos, Ama, nagpadala ng kanyang bugtong na anak upang salbahin tayo sa ating kasalanan. Alam din natin na maraming kahiwagaan ng buhay at may mga tao na nagkaroon ng kapangyarihan na magpagaling o manggamot. Ang dapat lang natin tanungin, saan ang galing yung power na yon?
Kaya lalo ngayong Holy Week, dapat palakasin natin yung sarili natin na nakampi tayo ng Espiritu ng Diyos, hindi Espiritu ng kasamaan. Susuko, hindi. Para naman sa hindi raw naniniwala sa kakayahan ni Harold, wala naman akong masasabi sa kanila na hindi maganda. Basta ipapanalangin ko rin sila kung lumapit sila sa akin, kahit anong reliyon nyo, lumapit kayo sa akin, tatanggapin ko rin kayo bilang tao. At kung anong maitutulong ko, tutulungan ko rin kayo. Puno ng hiwaga at hindi maipaliwanag na mga pangyayari ang ating buhay. Pero sa tulong ng matibay na pananampalataya, bukas sa pag-iisip at pag-iintindi, maaaring magkaroon ng kasagutan ang ating mga katanungan. Ako si Sandra Aguinaldo at yan ang kwentong Dapat Alam Mo.